Budei psej Atanasios, vysiatrem dokonovečas. Kármi to vedeš vtáč Pane, i kormi to sa vzácalo, Pane, Pane, I confess to all my own time, and to you, my brothers and sisters. Praise.
Sa tinatawag ng aming mga lakot ng ilan ng tatlo para pagdagdag na tayo ng isa pa na doktor ng church sa pagitan ng Ama. Ngayon din ko ito, paparang tayo na may dalawa tayo doktor ng isa pa na ipinagdiwang sa araw na ito, sa sila ng Jesus. Noong 29 ay si Santa Catalina. Pahagyo lang kung saan ay para sa Kurado. Para Santa Catalina de Siena. So, pahagyo lang kung saan ay tayo ay mamalak kasi bilang lamang yung tinuturin natin ng doktor ng simbahan. Pag sinabi natin po, ay yung mga maraming alam ito, na nasasabi ko na ikaw ay ako sinabi ng simbahan po, ikaw ay nag-aral, ay marami ka ang kaalaman. Pero meron din po, katulad ng ito ngayon sa siya ng Athanasius, yung itinuturo na kung saan isa sa mga ng bahay na yung tinatawag natin the divinity of Jesus Christ. Si Jesus ay hindi lamang anak ng tao. Siya ay anak ng Diyos. So, lalo na Santa Catalina de Siena, sa
hindi yan ang dapat na goal na dapat sa buha. So siya po ang nagpaliwanag at nagkumbinsi na ang Papa ay umalikod sa buha. So, bakit na po siguro yung Papa ay umalikod sa buha? Sino po yung pagkatao na yung tinatawag natin na nagkaroon ng kaluluha sa tinatawag po natin nagkaroon po kasi yung panahon na nagkaroon ng dalawang papa. So bahagi po yung nag-istorya natin. Mayroon pa naman yung isang papa ay nawala na. Ay yung papa na pagkawal, hindi na ganun balik sa Roma. So kaya hinahis isang nakapagalan siya na kumbinsin na bumalik na doon sa Roma. Bagaman sa ito yung mga tinatawag ng mga Paulus Lager na kinakailangan ba yun. So ito po ay nalatang sa mga pag-iros na makikita mo natin na itinuturin natin mga doktor ng simbahan na inanahis nila ng banal kasi yung mga tupan ng panatala at yung paliwanag na ito yung ating panindigan patuloy tayo po ay nagawa ko ng Diyos na makilala natin ang Diyos. Makilala natin sa Jesus. At sa papatang pangmaraan, sa pamagitan din po ng ating kapag-Diyos. Yan ang yung hapon ay binibigyan niyo sa atin. Sabi niya, talaga nakikilala ko ako. Ay lahat ibibigin mo sa aking pangalan ay ibibigay mo. Pero bahagi mo ng mas maraming pagkilala na siguro din mo ay kinakailangan talaga sa aking panahon kung sino nga wala sa Jesus at ang kalooban ng Diyos at makapita mo sa dahil ang hihingi natin sa pangalan ng Yesus ay ipagkakaloob niya sa atin. Pero ang patuloy ng pasahay ay ano hindi siya natin? Ay tunay na sa kapag-ibig nila sa mga buhay kung talaga na kung ano na pagkakilala sa Yesus sa nagkakaloob po yung pag-isigasan natin na kumilos na may pangkita natin ito sa ating gawa. Sa ating pag-iwas. Sa ating pangangalala. Sa ating pag-iisip. Sa ating pangalala. Ay pagkita sa natin na kilala natin si Jesus. Sa pagkita ang gawa natin ang kanyang ipinagawa. Bakit? Kasi kilala natin si Jesus. At inilalang sa buong kapal sa kanyang harapan na maaaring lumalang. Lumalang yung pagkakilala natin sa kanya. At isa po ang kapatahan ay pinagkakalaw sa kanya ay yung hapon ay pinibigay po ni Pope Francis sa kanya apostolic exhortation ng Panginoon ng Tawad. Tara, kung talaga pakilala natin si Jesus, at kung talaga tayo sumusunod kay Jesus, dapat malinaya tayo ng pinigyan. Tayo
Hindi yung pag-ibig ng tao, meron ka sa pako. Hindi. Yung paalaya ay pinapakalo sa alam ng pag-ibig ay isang pag-ibig ko na puro ng pag-asa, ng pag-ibig na puro ng matalaga. Bakit? Dahil kilala natin ang Kristo muli na buhay. So kaya, hindi na ang isang pag-ibig na at hindi na pinapakalo ng isang alibawa sa atin na aming Papa na si Francis yung kagalakan na duro ng mabuting balita ng pagbibigas ng Diyos. Kasama po, ito yung ipakita natin at daw patuloy namin pakilala. Kaya kita kailangan natin isang patuloy sa pangalawa ng pag-Diyos at may pakita sa atin ng ating pananampalataya. Kaya pagdating natin ang Panginoon, turuan mo kung makilala kita. Sabi na ako, kung wala na may makilala natin siya, ay maging isa, sabi na ay isang kaligayahan, isang pag-ilos na tayo ay tumakarap ng may ibig sa ating mga hindi lamang sa ating mga hindi ngunit yung ibig sa ating mga ibig ngunit yung ibig na nagmumula sa ating mga puso. Kasi yun yung mensahe na ibinibigay sa atin na aming Panginoon Jesucristo. Kaya, ito po nawa ng patuloy na ating Panginoon, makilala natin ang halo sa Jesus. At nawa sa pagpapakita natin, makilala yung iba kung ano uri ng Diyos ang pinag-iwalaan natin. Kaya nga, ipakita natin ito sa ating mga pag-ilos, sa ating mga pag-alita, at tayo na usumula sa ating pag-isip. Kapag-isip na lang ako, nang tayo usumula, ay kung tayo pag-isip ng masama sa ating tao, ay hindi yan makakilala kay Jesus. Kasi si Jesus hindi nag-isip ng masama kanyang kapwa. Siya ito siya nag-iisip na mabuti para sa kanyang kapwa. Kaya doon po naman ay malaking ako na ibigay yung pagkakilala natin kay Jesus. Kaya patuloy tayo maghihintay at magdalangin. Thank you.
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be poured out for you and for many." The blood of the new eternal power for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of the we proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of this day of resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Give you thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly, we pray that partaking the body and blood of Christ will be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring to the fullness of charity. Together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also our fathers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in Christ. Welcome them to the light of your face. Have mercy on us all. We pray to you, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Blessed Apostles, and all the saints, who have reason throughout the ages, we be made to the courts of the light, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, the mighty Father, in the unity of the Holy Spirit, of glory and honor is yours, forever and ever. Amen. That we may also know our Lord Jesus Christ. Thank you.
Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I have not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, my soul shall be healed. Lasts for all time and embraces all individuals, peoples,
mother of the church, enlighten the people of God,